Okay, ating reviewin itong ito ginawa ko tong video para sa Mindanao. Sila si Sla Arnie, si Mabel. Mabel ba? Maribel pala. Ay naka, nalilito na ako. Kay Labrad at Tamano, Esmali. Ito yung mga servisyong ginawa nila noon. Pinagawan sa akin ng video dati. Ilang years na ba to? 2 years ago nung ginawa, in-upload ko siya rito. Tapos 109 views lang. Konti eh. Kasi hindi tayo sikat eh. Pero anyway, ating tignan, balikan. Kasi matagal ko na rin itong hindi napanood. Napili ko yung kanta na yan, kanta ng Asin, kasi yung Asin mga taga Mindanao yan eh, mga Bisaya yan. At saka yung yan ang pinakapaborito kong kanta ng Asin mula nung bata ako. Talagang kinakanta ko yan sa banyo pag naliligo ako. Maliit pa ako, bata pa ako. Kabisado ko mga kanta ng Asin. Yan ang pinakapaborito ko sa lahat ng kanta ng Asin. Sayang ka. Kasi yung mensahe niyan eh. Sayang ka kung di mo ginagamit ang yung talino. Kumbaga sinasayang mo yung galing na binigay sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng ano eh. Isip, di ba? Utak. Kaya pag di mo ginamit, sayang ka. Sayang ka, aking kaibigan. Kung di mo ginagamit ang iyong isipan, ang pag-aaral ay hindi na masama. Kung di mo lahat ng pinag-aaralan mo, matagal ko lang alam. Ang buto ay kailangan diligin lamang upang maging isang tunay na halaman. Diba ano yun, parang sa SRB, no? Hindi tayo dadami kung ano eh, hindi natin na pagsisikapan na paramihin ng SRB. Paano tayo dadami? Sa paggawa ng kabutihan, dyan tayo dadami. Kita nyo, dati ano, dumami tayo sa kaguluhan. Talagang nirecruit tayo ng recruit pero tumagal, parang maraming nawala, ano. Maraming lumamig pero nung kabutihan na ginagawa natin, bigla tayong dami talaga eh. Kasi 'yun ang magandang tanim. Ang pinakamagandang tinatanim natin dapat yung kabutihan. Kung ikay masikerong walang nagawang kanta. So kanina nakikita niya naglilinis sila, no? Tapos biglang sumunod may mga nakabalot na. So ibig sabihin nun magkakaroon sila ng relief operation or something like that or gift giving. Tapos nagluluto na sila para siguro sa food feeding service. Kung ikaw ay taong walang ginawa kundi ang maya, ang lahat ng bagay ay may so, ayun si Sisla Arnie. Ito niya, kahit naka-face mask na, nakangiti. Kitang-kita. Diskwento Caravan. Ano yan? Ano kaya yung Diskwento Caravan? Sampen Council. Okay. So,
Kanina pinakita si ano eh, nakalimutan ko na yung pangalan, ka chapter ni Brad Trox sa Iligan. SRB Apo rin yun. Sa lahat ng pati sa kanyang kapaligiran, kitilan mo ang iyong mata, iyabang ang mga paa, hanapin ang landas na patutunguhan. No, so ito mukhang ano naman to. Tree planting naman. Ah, yun nga. Nakalagay pala sa taas. With PNP. Wow. Galing. Very nice. Siya, nakakita na naman ako ng mga chikiting. So, ayan, mga chikiting. Sigurado yan, feeding, tsaka gift-giving. Ayan, nandun pala sa taas. Kalimutan ko na kasi yung gawa ko eh, sa tagal eh. Sigma Omega. Sa CEO ko niyata ang Sigma Omega. Bawat hangpang may patutunguhan, ilos na so ano yung sinasabi ng asin na bawat takbang may patutunguhan, kilos na sayang ka? Ibig sabihin, huwag mo sasayangin yung bawat kilos mo. Kailangan maging, kagaya nung may post ako yun, na maging produktibo tayo palagi. Kasi nga, sayang ang panahon eh. Diba? Pagtatamad-tamad tayo, hihila-hilata. Walang mangyayari sa buhay natin, diba? Or sa paligid natin. So, kaya napakaganda ng kantang yan. Paboritong-paborito ko talaga yung kantang yan. Kung di mo makita ang ganit ng kalikasan, so, ito naman ay coastal cleanup ng Zeta Delta. Ganda ng lugar, ano? Talagang pag nilinis mo yan, tanggalin mo yung mga yan, no? Ganda ng beach na yan. At ulan, sila ay narito, isa ang dahilan. Sayang ka kung wala kang nakita sa ulan, kundi ang basa sa iyong katawan. Ganda ng lyrics na yan, ano? Sayang ka kung wala kang nakita sa ulan, kundi ang basa sa iyong katawan. Ibig sabihin, mababaw yung ano mo eh. Pagka yun lang ang nakikita mo eh. Ano ba dapat makita natin sa ulan? Dinidiligan ng ulan yung mga kagubatan, di ba? Yung mga puno, pag umuulan, sa ulan umaasa yan eh. Gubat. Hindi naman natin nadidiligan yan kasi laki niyan, lawak na eh. Kaya sa ulan yan umaasa. Tsaka sa araw. Pag umulan na araw, na kailangan din ng halaman para, di ba? Ayap yung asin, yun. Sayang ka kung wala kang nakita sa araw, kundi ang sunog sa'yo wala. So parang ibig sabihin, ano, nakikita mo lang yung sa sarili mo, yun, yung basa sa katawan mo, yung sunog sa balat mo. Parang makasariling pag-iisip yun. Yun. Dapat tignan natin in broader picture kung anong nagagawa ng araw at ulan. Okay, so ito ang ano.
Ayan, sila Brad Hitt, si Brad Allen, Brad Trox, Nurkan. Ha, si Brad RJ Saura. Mga leader natin. Ayan. Mga elder, oh, puting-puti na yung buhok. Sa Sumindanao, ang tatanda rin nila, eh, no? Ang tatanda din ng mga SRB. Ibig sabihin, ano, ang SRB dyan, nagsimula, talagang napakatagal na din. Kasi nga, si Brad Hitz, batch, ano, 76, eh. Alas kaedad niya ito na founder natin, eh. Yung iba, hindi ko kasi kilala, eh. Ito si Sis Maribel. Sis Maribel Villandres. Ah, magkabatch sila ni Sis La Arnie. Ito si Brad RJ na nasa UK. So, yun sila. Okay. Ang ganda, no? Ang ganda ng, ano, nakagawa pa ako ng maganda-gandang video dati. Hindi pa mahirap kasi nga, nakagaya niya, Mindanao lang. Kasi nang ano, dumami masyado yung service, eh. Sobrang dami. Sabay-sabay. Nahirapan na ako. So, anong final thoughts ko? No? So, nakita nyo ang ganda ng mga servisyo, iba-iba. Merong cleaning, tree planting, gift giving, feeding, coastal clean up. Ito mo, napaka-mabiyaya ng ano, no? Ng Mindanao. Meron pa kanina, nag-haircut pa sila, di ba? May mga palaro pa siguro yun. Lahat ng service, mission, may medical mission. Alam ko sila si Sis La Arnie, meron pa tong dati, parang sa trabaho. Yung parang tutulungan ka na makahanap ng trabaho. Alam ko may mga ganun-ganun pa. So, final thoughts ko, no? Napakarami nating pwedeng gawing serbisyo. Ibabalik ko to sa anti-hazing law. Sa ganyan natin i-train ng ating mga aplikante or pledgee sa ganyan, sa mabuti. Pakita natin ang kabutihan. Ang pamamalo, hindi naman masama talaga yan dahil yan ay biblical na pwede natin paluin yung anak natin sa paraang pagdidisiplina. Pero yung marahas na pagpalo, yung abuso na, yun ang mali. So anyway, dahil nga may batas pa rin, so kahit na yung idisiplina natin sa pamamagitan ng palo, is hindi na dapat, eh. Marami pa rin paraan para idisiplina ang ano, ang isang member serbisyo, pakikipagkaibigan, at turuan natin sila kung paano maging isang tapat na leader. Yun ang pinaka the best. So yun lang masasabi ko. Shout out sa Mindanao, mga SRB Inc. dyan, Brad Blog, Alpha Epsilon, Pandakan.